What's up mga katekis? Parati bang nalulobat yung laptop mo? Nasagi na ba sa isip mo na baka lang may power bank para sa laptop? Ang sagot, meron. Merong power bank, maganda ang brand, mura pa. Alamin natin yan sa review ng MI Powerbank 3 Pro at paano siya gagana sa ating mga laptop. Huwag kayong aalis. Tara! So, in-unbox na natin ang ating MI Powerbank 3 Pro at tinignan natin kung ano yung mga laman niya. Meron siyang powerbank, yung mismong powerbank, tapos yung manual, tapos yung ating USB charger. According dito, kaya niya mag-charge ng up to 45 watts dun sa ating power delivery o yung USB Type-C port ng ating powerbank. Ngayon, ibig sabihin ba pag 45 watts, kaya niyang i-charge ng 45 watts ang mga laptop? Hindi po. According dito, ang ating USB Type-C nito ay may 5 volts and 3 amperes, ibig sabihin 15 watts siya. Meron din ditong 9 volts, 3 amperes, ibig sabihin 27 watts. Merong 12 volts, 3 amperes, yun ay 36 watts. 15 volts, 3 amperes, 45 watts. And 20 volts na 2.25 amperes. Yung laptop ko na 19 volts ang power na kailangan niya. Ibig sabihin, ang kukunin netong power delivery ay yung 20 volts. 20 volts na 2.25 amperes. So, ganun po magbasa ng ating mga voltage. Para ma-convert sa watts, i-times natin yung volts tsaka yung amperes. So, trinay ko siya sa laptop ko na kailangan niya ng 45 watts. Ang problema, yung BIOS ng aking laptop, ang natatanggap niya lang na power ay 40 watts. Ang drawback lang nun, kung gusto mo siyang i-charge, i-shutdown mo. I-shutdown mo siya para at least mag-charge siya. Sa mga MacBooks, I think 30 watts lang yung charger, so pasok to. Yung laptop ko kasi is medyo malaki, so mas malaki yung kailangan niyang i-draw na watts. Meron din nabibili na USB Type-C to DC, direct current. Okay, yun yung bilog sa laptop natin. May nabibili yan sa Lazada o Shopee. Mura lang naman siya. Ito yung power bank. Malaki siya eh. Ito yung iPhone 10 ko. Pag tinignan mo, kasing halos kasing laki lang. Kasing laki niya lang yung dimension. So, makapal din siya. So, kung i-compare natin mga dalawa hanggang dalawat kalahating iPhone, mabigat din. Pero 20,000 milliamperes daw siya. So, ibig sabihin, kaya niyang mag-power ng isang laptop ng 5 beses. Approximate lang yon. So aside from dun sa power delivery, dito ka rin mag-charge. Meron siyang dalawang USB Type A na port. Ang maganda dito sa dalawa, pag isang ginamit mo, 18 watts yan. Okay? Pag dalawa sabay, tig 15 watts yung kaya niyang i-charge. Hindi ako mag-worry na malulobat yung aking laptop, cellphone, sabay-sabay. Normally, ang laptop nasa 4,000 to 5,000 milliamps lang. Oh. O di, ang dami ng magagawa na itong power bank na to. Aside from that, maganda rin yung build quality niya. Kasi tignan nyo, very matte yung finish. Nadidinig nyo naman. So, hindi siya fingerprint magnet. Yun lang sa taas, yan ang ating glossy. Tsaka likod. Hindi mo mamahalatang plastic lang siya. Metallic yung feel eh. So yun, kung gusto nyo na magandang power bank na kayang i-power ang inyong mga laptops at mga cellphones, I think I'll go with this MI Powerbank 3 Pro. Maraming ibang models like yung Anker, si Oki, pero mahal kasi siya 2,000 plus. Normally, 2,500 to. Pero nabili ko lang siya sa Lazada ng 1,600. Almost 900 pesos yung natipid ko dito. Magagamit ko siya, lalo ngayon bagyo. Lalo na hindi natin alam kung kailan mawawala ng power, di ba? Lalo na, may trabaho tayo o nag-aaral para at least continuous yung ating trabaho. So yun, maraming salamat sa panonood at don't forget to like and subscribe sa channel ko. Marami pa tayong i-upload na videos para sa inyo. Again, this is Teacher Rich saying may paraan basta may technology. Bye-bye!